Good day again guys, welcome again to my channel. Today, may tuturo ko sa inyo. Ito naman tungkol sa bakit tayo laging sira yung bearing natin kahit kapapalit lang natin bago. So, tapos, syempre tag-ulan ngayon, lagi tayong nababaha. So, kailangan natin. Yun ang malaking tanong, bakit lagi tayo ng bearing? So, paano umabot ng taon yung bearing natin? So, guys, ito ngayon yung tuturo ko sa inyo. May mga bearing kasi kahit bago, pag binili mo, yung grasa sa loob. Maliit lang nilalagay nila yung mga manufacturer. So, dahil dito, lagi tayong may bearing. Pag nabaha kasi yon at konti lang bearing niya, pinasukan na ng tubig, siyempre, matutuyo yung bearing. So, ngayon, kahit dumano yung bearing, pag hindi pa siya umalog, pwede nating magapan yung bearing natin, magapan masira. So, tatanggalin lang natin sa ating tricycle o motorsiklo yung gulong, tapos buksan natin yung bearing. So, kailangan natin dito bumili kayo ng grasa bago kayo mag-perform ng paglalagay ng bearing. So, guys, ganun ito. Meron akong bagong bearing dito. So, papakita ko sa inyo kung paano maglagay. Saka, inanggal ko na rin yung gulong ng single motor. So, nandito ko yung sa harap ko. Ngayon, ito papakita ko na sa inyo. So, pwede na tayo mag-start. So, ito ngayon guys, yung gulong na may bearing, yung front. Front wheel to. Front wheel. Yan. Ito nyo naman. Saka may bago akong bearing dito, yan. Ayan, papakita ko sa inyo. So, tapos, nagdala rin ako ng grasa. So, ngayon, siyempre laging may bagyo, laging may baha. So, kailangan natin agapan yung pagkasira ng bearing para iwas gastos. So, compare natin yung... Ito guys, dati ko nung nabuksan to. Yan, bukas na. Tangkita nyo, walang... Yan. Konti lang grasa. Yan. Konting-konti. Ganito lang pagbubukas, guys. Ingatan nyo lang dito sa gilid kung masira nyo ito. Kasi dito papasukan ng tubig. Pag pinasok ng tubig to, makakalawang yung bearing nyo. So, ganito lang. I-slide nyo lang ito. Yan. Para mabuksan natin yung cover. Para mapaglagay tayo ng bagong grasa. Yan. Yan guys, tignan nyo naman. Kunting-kunti lang yung nakalagay. So, itong brand na to, isa lang sa yung nilalagay nila, konti lang. So, sa mga ibang brand, mas kukunti pa. So, kailangan pag bumili kayo ng kahit local man yan, local na bearing, dapat check nyo na agad. Yan. Kahit tips lang guys, huwag kayong bumili ng bearing na yung original na walang takip kasi pangkal lang yun,
para sa engine lang yon. Hindi tayo, hindi pwedeng gamitin dun sa mga wheels natin kasi siyempre walang takip. Lagi tayo sa ulan o ano. Yun, nagkakalawang yung bearing natin. So, ngayon, yan, tatak. Ganito lang paglalagay niyan. Yan, pupunuin nyo lang to. Pupunuin nyo ng grasa yan. 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 Magkabilaan yan, guys. Yan, mga idol. Kabilaan. Para matatag yung bearing natin sa maganda, mabilis yung takbo ng motor nyo. Yan. O, yan, o. Yan. 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 Dapat papunin yung lahat yan. So, hindi ko na siya pinuno. Napakita ko na sa inyo yung bag. Dahil maliit yung lagay. So, ganyan lang. Tatakpan yung ganyan. Yan. Sa uli nyo. Yan. At pipress nyo lang sa kamay. Okay na. Make sure lang na nakatakip mabuti yan. Nakalock. Tapos yung excess, punasan nyo na lang ng huwag kayo maglalagay ng grasa dito sa labas. Kasi nakakadumi ng ganyan. Pag nag-backlash kayo, hindi naman advisable na may grasa dito sa labas eh. Dapat sa loob lang kasi yung bearing lang may ikot dun. Yung bola nya. Yan o. So before kayo pag luma yung lalagyan nyo guys, before kayo alugin nyo din yung may alog na. Baka mamaya nilagyan nyo may alog na pala. Kailangan pala ng replacement. So tulad nito, alugin nyo muna ganun. Ito. Since wala naman itong kuwan tama, so pwede natin lagyan. So guys, malaking tulong pag nilalagyan nyo kasi ito ng grasa, lalo na pag bumilagay ng bago para maabot ng taon yung bearing nyo. So kung minsan naplatan ka na tapos binuksan mo yung tinanggal mo yung gulong mo, so check mo na rin para magapan yung pagka-bearing ng lagi mong nilalagyan ng grasa to sa loob. Chine-check mo. So ito guys, bubuksan na natin si luma na to. Che-check natin kung may grasa pa to. As I said guys, tignan nyo, baka masira yung gilid nito. Dito kayo. Huwag kayo dito manungkit. Dito. Dito sa gitna. Dito sa loob. Huwag dyan. Dito talaga. Yan. Bukas na. So ito nakikita ko nung binili ito, nilagyan na ng grasa sa loob kasi makapal yung kahit makapal pa yung grasa nya pero kukunti na, parang kunti lang, kinalawang na guys. So yun o, eh kung kunti lang grasa nito malamang masisira na yung bearing nyo, kinalawang sa loob. So kailangan makapal, marami yung grasa sa loob. Tapos pagbalik ganyan. Yan. So maganda dito. Titignan din natin sa kabila.
Ito guys, ito yung kabilang side niya. So mukhang hindi na maganda to. Ayan. Natanggalin natin dust seal guys, dust seal tawag dito. Ayan. Para hindi makapasok yung dumi. So tulad na nasabi guys, dito sa gilid tayo magbukas. Huwag natin pilitin dito. Dito lang. Yan. Yan guys, kung maliit lang grasa nito, wala na, sira na to. So since yung grasa niya maganda pa, yun oh. Pero kailangan na ng replacement yung grasa niyo. Kulay niya, puro kulay kalawang na. So kailangan punuin yan, punuin nyo. Ganyan lang paglalagay guys, yan. Ganyan. So kailangan, hindi ko na siya pupunuin guys dahil okay pa siya, marami pa siyang grasa, hindi katulad ng stock, yung stock na bearing binili nyo, konti lang. So kailangan yung pagbili nyo pa lang, lagyan nyo na para tumagal kahit babad nyo pa sa tubig dyan, eh may protection. So guys, iwas aberya. Yan. So balik na natin yung dust seal guys. Ganun lang guys. Napakasimple. Napakasimpleng gawin. Pero pag hindi mo ginawa, malaking aberya yung sa gastos. Ang mapapala natin. So kailangan talaga gawin nyo na. Gawin nyo na mo. So ganun guys yung paglalagay ng para maiwasan ang pagka-bearing para umabot ng taon. Sige. So lagi kayong nabibearing, gawin nyo na ngayon. So sana may nakatulong na naman ako sa inyo. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. More videos uploading ngayon. So, editing na yung iba. Good luck, safe ride. Good day.